Eto na ang katotohanan. And nagsalita na si Shaira May Boyonas tungkol sa pagkakalink sa kanya sa lalaking AFAM na si Alex Devilek. And gusto niyang i-clarify di umano yung kanyang mga nasasangkot na issue na pinaparatang sa kanya ng asawa ng kanyang best friend. Finally, nagsalita na and nagbigay na ng statement ang the person behind the other party, si Shaira May Boyonas. And gusto talaga niyang i-clarify kung ano man yung mga allegations sa kanya ni Jory Mae Devilek, yung asawa ng kanyang best friend na AFAM. So before mag-proceed tayo, magdi-disclaimer muna. So, syempre, ayaw naman natin na magkaroon ng bashing in both sides. So, syempre, kahit nasabihin natin na no bashing, meron at merong bashing yan. But then, syempre, we are requesting sa mga viewers na kung ano man yung pinagdadaanan ng dalawa, we hope na parang sana hindi na maituloy pa yung bashing. So, both of them have their own side of the story. And, syempre, this time, pakinggan natin or tingnan natin yung sinabi ni Shaira May Boyonas. Tapos, na-realize ko pala na may music sa background. Kaya, i-interpret ko na lang yung sasabihin ni Shaira. So, simulan na natin. And, I'm going to credit this video kay Aldrin P. Beatbox King kasi, syempre, siya yung nag-interview kay Shaira. So, this is yung part of the clip. Hey guys, ako din si Shaira, ang Gabayra. Gusto lang ako isulti ako inside. Okay, I'm going to cut. Pasensya na kasi merong music. So, I cannot let you watch further kasi baka ma-copyright ako sa music na nilagyan ni Aldrin P. But anyhow, i-interpret natin yung sinabi ni Shaira na kung saan ang sinabi niya is she is hoping na pakinggan natin yung side niya dahil marami ang hindi nakakaalam kung ano yung buong detalye sa mga alleged na pinaparatang ni Jory Mae. Ang sinabi niya dito is masakit sa kalooban niya na binabash siya tapos hindi niya in-expect na sumabog yung issue and sa kanya sinisisi lahat ng mga netizens dahil nga siya ang alleged na third party. Pero hindi naman daw niya intention na maging ganon, especially na alam naman niya na kasal silang dalawa. Tapos, regarding naman sa picture, yes, naintindihan niya na talagang part yon ng group na kung saan nag-cover sa wedding ni Jory Mae tsaka ni Alex. So, yes, naiintindihan niya na yung pictures ay, syempre, na-upload na yan sa social media as part of their, yung parang, alam mo yun, kapag nagko-cover ka ng wedding, so meron yung mga pictures, yung mga naka-promo, wedding promo ng mga photographers, tapos yung mga nagde-design sa kasal, yung sa reception, ayun. So, meron at meron yan, kasama yan sa mga package deal ng mag-asawa tsaka ng hinar nila na magko-cover ng kanilang wedding. So, nire-respeto niya yan and alam nila na kumalat siya talaga. Yun lang, yung ibang picture and clips ay merong mga ginamitan ng captions na kung saan doon siya nasaktan na meron mga captions na going against her. So, parang ang sinasabi niya is dahil sa sama ng kanyang loob, andun siya sa presinto and parang mag-file. She has a plan na mag-file ng complaint, libelous complaint against her. So, syempre, masakit sa side niya yung mga nangyari dahil hindi niya alam na ganun yung naging impact sa kanya. Tapos, ayun, in addition to that, meron siyang kinento about sa kanyang backstory na, alam mo yun, she is from a humble background. So, nabanggit din niya na dahil sa buhay na payak,
or kahirapan sa buhay is hanggang senior high school, grade 12, kung tama yung pagkakaintindi ko, and kailangan na niyang magtrabaho para at least buhayin yung sarili niya tsaka yung family niya. And correct me na lang sa mga nasabi ko dito if may mga corrections, syempre, if nanonood kayo hanggang dito sa part ng video na ito. So, ang sinasabi niya is sana maayos na ang lahat. It's because isa din siya sa mga nahihirapan sa situation. O, di ba? So, bilang isang tao na interest person sa case ni Jorimi, ni Alice, at si Shaira May, parang sila ngayon in hot seat, o diba? Hot seat sila sa both social media and mass media. Okay, so in my own interpretation, sa case ni Sherry May Boyonas, meron din siyang karapatan na iprotektahan yung sarili niya. So yes, right din niya na mag-file ng libelous complaint, especially sa taong responsible na nag-down sa kanya. So dahil doon, nagkaroon ng katutak na pangbabash about sa kanya. So, nandun siya sa presinto para, I think, magpa-blotter. So, there will be an ongoing case regarding sa kaso nilang parang love triangle, allegedly. Ganon. And yes, andun siya sa presinto during that time of that vlog na vina-vlog ng naka-duty dyan. And syempre, yung statement niya will be used, I think, for kung ano man yung legal na procedures na gagawin, especially related sa pag-blatter niya ng kaso. And I think magkakaroon din ng statement si Jorimi about sa statement ni Shaira May. So, mukhang mas lalong iinit pa ang issue nilang dalawa. Okay. So, regarding naman sa pagpo-post ni Jorimi as the legal wife, syempre, kasal na sila eh. It is normal for a legal wife to feel threatened sa kanyang relationship, sa kanyang bagong kasal na afam. So, syempre, ang defense mechanism mo talaga, if you are just married and kung nararamdaman mo na there is something na parang you feel threatened talaga sa relationship nyo ng bago mong asawa, gagawin mo talaga ang lahat para ma-defend yung inyong newly built na or binibuild up pa na future family. So, yes. And about naman kay Sherry May Boyonas, I think parang younger siya, parang 20 plus, hindi pa siya 25 or medyo nasa murang edad pa siya. And I think walang nag-guide sa kanya or konti lang yung nag-guide sa kanya about sa dapat sana is limitahan na niya yung kanyang pakikitungo niya sa kanyang best friend. Kasi nga, kasal na yung tao and syempre, kapag meron kang limitation and control such as dapat nagdi-distance ka sa newly wed na best friend mo, hindi ka magkakaroon ng anumang chismis, marites, or even scandal such as yung nangyayari sa kanya ngayon. So parang I think nagkulang siya sa guidance. Kung meron man, parang kulang yung binigay na guidance sa kanya, na in-advisean siya na wait muna. Wait, parang ganon. Dahan-dahan muna kasi syempre nakatali na siya sa ibang tao. At ang isa pang possibility is that baka i-reconnect ang past or previous na scandal na kinasangkutan ng Bohol, Pangulong Bohol, in particular sa Virgin Island dahil sa di umano'y pricing, overpricing ng kanilang food. So, baka yun ang gagamitin na naman na i-coconnect sa ongoing issue between Jorimi and Shaira May and Alice. O, di ba? So, baka i-recollect na naman yan, i-stitch, and madadami na naman ang province of Bohol and Panglao. So, parang magiging mas nakakalungkot kapag ganun ang mangyayari. So, yes, wishing na sana maayos ang gusot na ito. Sana biging kalmado ang dalawang panig. Lalong-lalo na nangyayari naman ito sa Bohol.
Tapos, I am sure na yung mga taong nakapaligid sa both parties ay, I think, ginagawa na ng lahat para mapakalma ang both parties. And yes, mainit pa ngayon dahil nga nagpapasabugan ng emotions and nagkakasakitan. So, parang, alam mo yun, meron yung flame. So, I hope that flame will mawala para at least magiging kalmado. And that will be the best time na magkaayos na sila, either in legal way, emotional way, or in friendship way, or kahit na anong way, para at least masettle na ang problemang ito and hindi na further sumabog pa. So, I am wishing them peace. I am wishing them positivity na sana ay malusutan nila ang gusot na ito. And syempre, lesson learned na rin ito para sa kanila or para sa atin lahat na kung saan hindi ibig sabihin na married ang isang tao is sayo na. O, diba? Kasi, syempre, lahat pwedeng mangyari. And syempre, dapat nating limitahan ang ating sarili para makaiwas tayo sa mga kung ano-anong mga controversy. And disiplina para sa sarili ay importante talaga para maiwasan ang kung ano-anong mga controversy and makaiwas sa mga marites. O, diba? So, that's it guys. Always stay safe and have a wonderful day.